Si Renzo, ayos lang ho kayo? Narinig ko, nagkakataasan kayo ng boses ni Sir Carl. Kumir ko yung mandado. Ba't nandito pa kayo? Magpapaalam na ho. Tsaka tatanungin ko rin ho si Ma'am Olivia kung may kailangan pa ho siya. Eh, sir, may maitutulong ho ba ako? Wala ho kayong ginawang mali, sir. Kasalanan ho lahat to ng Joseph. Masama siyang impluensya kay Sir Calvin. Panira talaga yung Joseph na yun. Huwag kayo maglala, sir. Akong bahala sa inyo. Alam niyo namang pamilya na ang tingin ko sa inyo. Anak na ang turing ko sa inyo, magkapatid. Sabihin niyo lang kung anong gagawin ko. Maaasahan niyo ako. Salamat, Mang Dato. Salamat, anak. O, kuya, kaya na. Yun na, Tol. Kailangan ko na malasagad, eh. Oh, eh, hindi ka man lang ba susubok at konti, Obet? Do, kasi may... Kailangan po kasi bumili na magandang gamit para sa costume ko dun sa... sasalihan ko contest. Gusto mo samahan kita, anak? Di na po. Baka... bantayan niyo lang po si Lolo. Oh, sige, ito. Dali mo, dali mo to. Sige na, sige na. Salamat po. Ingat ka. Ma. Kausapin ko lang si Kuya Obet. Papaliwanag ko sa kanya may igin na ginawa mo lang naman yung tama eh, tsaka yung mga kaya mo. Buka na, kain na. Madami ito po yung agenda natin for today. Tapos po si Miss Reyes po nagpaalam. Hindi raw muna po siya makakapunta sa meeting. You think I care? Kahit hindi na siya pumunta dito kahit kailan. Terry, mauna ka na sa board meeting. Yes, sir. Yung, sir. Anthony, do you have a minute? May gusto sana ako itanong sa'yo bago tayo mag-proceed sa board meeting. What is it? Balak mo bang pag-awayan ng mga anak ko? Ba't naman mo sabi yan na gusto kong mangyari yan? Alam mo bang nag-away si Enzo at si Calvin ang dahil sa ginawa mo? Ano bang gusto mong mangyari? Hindi ka na nga nakakatulong sa amin. Dumadagdag ka pa sa problema. Olivia, pasensya ka na, pero... solusyon sa problema ang ginagawa ko. Gusto ko lang pag-ayusin mga pamangkin ko. Dala lang ko kapag naayos ko sila, magsisimula ang pag-aayos sa pamilya niyo. Do you really think na mangyayari yun? Hindi siya imposible. Lalo na kung magsisimula sa nanay nila ang pag-aayos. Alam mo, Olivia, sila naman naapektuhan dito eh. Sila ang nagbabayad, sila ang nahihirapan. Kung palalarin yung nira kailang gulo nyo, sila ang kawawa dito. Kilala po ako eh. Ano? May nakilala po ako. Sino? Hindi ko nga po alam na eh kung sino eh. Nakakasulatan ko lang po. Tapos hanggang sa naging magkaibigan na kami, ngayon po gusto niya po makipagkita sa akin. Anak, di ba delikado yan? Ay, Nay, hindi naman po siguro kasi. Sa eskwelahan lang naman po kami magkikita at tsaka base po sa pagkakilala ko sa kanya, Nay. Mukha naman po siyang mabuting tao. Uy, anong problema ngayon? Eh, Nay, kasi po kapag... nagkita kami, tapos di man pala akong inaasahan niya. Uy, Anthony. Ha? Ito na yung files na hinihingi mo. Okay. Wala si Rakal sa meeting ngayon? Buti nga wala, no. Nakaka-stress kasi, no. Hey, Terry. Bumalik ka kay Ma'am Olivia kung ayaw mong mastas habang buhay, ha? Excuse me po. Wala, may problema kasi doon sa isa niyang anak eh. Kaya hindi ko na rin pinilit na umutin ng ngiting. Anong problema? Yung tatay kasi noon nasa kulungan.
Siyempre, hindi niya sinabi dahil gusto niya protektahan yung si Obed. Kinakakaawa yung bata dahil matagal na hinanap yung tatay niya. Grabe naman pala yung buhay ni Raquel, no? Parang teleserye. Nakakaawa nga dahil ang dami niya problema doon sa mga anak niya. Ayun! Kaya pala itong si Raquel parang ang bigat-bigat palagi. Parang pasan-pasan ang buong mundo. Parang buong buhay niya, puro problema, no? Kaya kung umiti nga, parang pilit eh. Alam mo, Anthony, palagay ko, kailangan ka ni Raquel. Ano yung ibig mo sabihin? Masabi mo, ang turing mo sa kanya parang kaibigan. Palagay ko, kailangan na ng tunay na kaibigan. Na? Na? Ano naman ang kinalaman kapag ka nagkita kayo sa pagiging magkaibigan ninyo? Eh, ang swerte-swerte kaya niya na maging kaibigan tong napakabuti at napakasobrang bait kong anak, di ba? Nanay talaga, binubulan niyo lang ako eh. Napakasaya ko. Nagkakaroon ka na kasi ng kaibigan, anak. Naalala ko dati, nung elementary at high school ka, ang lapit-lapit niyo ni Enzo. Tapos bigla na lang, parang naputol yung pagkakaibigan ninyo. Ganun naman po talaga na eh, di ba? Habang lumilipas yung panahon, nagkakaiba na yung mga interest niyo. Nagbabago na kayo bilang mga tao. Kaya nga ang mabuti, anak, buksan mo ang sarili mo sa mga bagong kaibigan, sa mga tao. Enzo! Oh, ginagawa mo dito, Tito? Enzo, mag-usap tayo. Tungkol saan? Sa banding nyo ni Cal at ni Joseph? Sorry, wala ako sa mood. Nandun ka? Bakit hindi ka lumapit sa amin? What for? Para magkaayos kayo ng kapatid mo. Narinig ko na yan kay Cal. Bakit hindi lang kayo dalawa mag-usap? Total, kayong dalawa lang naman nakakaintindihan. Enzo, hindi mo lang intindihan. Yes, I don't understand. Dahil tinuturing ko pangalawang ama, hindi maintindihan na I can't be friends with that Joseph. Wala akong ginagawang mali. Wala akong mali? It's obvious, sila yung pinipili mo. Wala akong pinipili! Ang gusto kong magkaayos kayo ng mga kapatid mo. Dahil kung hindi kayo magkakaayos, lalaki ang gulo sa pamilya nyo. Yung totoo, si Dad lang ba yung nawalang ama sa akin? Nakihati na kasi kami ni Mom kila Joseph eh. Sorry, pero hindi na ako makikihati ngayon. So I'm doing you a favor now para hindi ka maipit. Enzo! Enzo! Magandang araw, partner. Yes. Meron ba kayong kilalang mangkulas? Ayun, no. Yung nakadilaw. Salamat, ha. Magandang araw, ho. Ay, magandang araw po. Kayo ba si Mangkulas? Opo, ako po. Meron ba kayong nakausap na pulis, si Colmenares? Yung pulis? Bakit to? Pulis din kayo? Ah, hindi. Gusto ko na sana malaman kung anong sinabi niyo sa kanya. Eh, sinabi ko lang mo yung nalalaman ko. Tungkol kay Raquel Reyes. Ayoko ho ng gulo. Kaya kung hindi ko isasakay, umalis na ho kayo. Sandali ho, eh, sa akin naman eh. Total, sinabi niyo na rin sa polis. Bakit hindi niyo kayang ulitin sa akin? Eh, pasensya na ho kayo. Nakaka-stop ho kayo. May biyahe pa ho ako eh. Sige po. Pwede bang pabili na isang kilong ngiti? Ikaw pala, Anthony. Ay, nabongo yung text ko. Pasensya ka na, hindi ako naka-attend ng meeting, ha? Ayos lang, may dahilan ka naman eh. Oo eh, baka eh, hindi rin naman ako makakonsentrate dun sa meeting. Kasi yung problema eh. Saka pala, may dala akong pansit. Alam ko, paborito mo to. Salamat. Oh. Kamusta na kayo? Napag-usap naman kayo. Oo. Pero may tampo pa rin siya sa akin kahit na ipinaliwanag ko na yung sarili ko sa kanya. May tutulong ba? Salamat. Ako may kasalanan eh. Dapat kausapin ko na lang siya ulit. Sana lang eh, maintindihan niya ako at mapatawad agad. Alam mo, ang hirap nung pakiramdam na parang may kasalanan ka pero wala ka namang pinakamalihan. Maganda na ang intensyon mo. May problema ba, Anthony? Kinausap ko kasi si Enzo para magpaliwanag. Eh, galit na galit siya dahil
nalaman niya kung tuloy ko yung paglabas ko kay Joseph na ikan. Gusto ko lang naman mapag-ayos yung mga pamangkin ko. Pareho pala tayo. Pero tama ka, dapat di tayo magsama ng mga tao. Magpaliwalag tayo hanggang maayos natin lahat. Isip ko nga, siguro nga may mali tayo. Pero naniniwala ako na kapag ipaniliwanag natin sa kanila yung mabuting intensyon natin at pinaintindihan natin sa kanila, siguro naman mapapatawad din nila tayo. So, madam, this afternoon schedule, at 1 o'clock p.m. meron kang lunch meeting with your amiga. Galing siyang Brazil at may pasalubong siya sa inyo. Baka naman, madam, meron ako, ha? Pakuha na lang. So, at 3 o'clock p.m., meron kang meeting with the operations manager. 4 o'clock, meeting with the HR. 5 o'clock, may Maddie and Pedi po kayo. Jellish pa rin po ba? Same color? Or are you in a mood for something else, madam? I am not in the mood for anything at all, Terry. Well, I'm here to change your mood. Oh, why, mama? Excuse us, Terry. Ay, sige po. Kilala ko na yung unang asawa nung kabit. Alam ko na ang buong storya ni Arthur Moreno. Olivia Benavides, asawa ni Victor. Victor, yung... Kinalantari ng asawa mo. Asawa mo si Raquel, hindi ba? Alam mo ba na ilang taon lang ang pagitan ng anak mo at ng anak niya kay Victor? Papasok mo lang pala dito, hindi na agad yung asawa mo. Anong kailangan mo? Pinatay ni Raquel ang asawa ka. Si Raquel? Iniipis ka, hindi kaya saktan nun eh. Pero ikaw, sinaktan ka niya, hindi ba? Hindi ba pinakulong ka ni Raquel? Pinagkait niya sa'yo, anak ninyo. Sinira niya ang buhay mo. Sinira niya rin ang pamilya ko. Pareho tayong biktima. Anong gusto mo mangyari ngayon? Anong kailangan mo sa akin? Makapagtulungan ka sa akin. Para kang pinaglaruan. Gusto ko makipagtulungan ka sa akin. Hindi ka naman dapat nandito eh. Dapat yung babaeng yun ang nandito. Alam ko, in no time, makakalabas ka na rito. Tama na ba sa'yo ang 5 million para makapagsimula ka muna? Bakit mo naman ako bibigyan ng pera? Ang gusto ko, makipag-usap ka sa pulis. Sabihin mo na sinabi sa'yo ni Raquel ang plano niyang patayin ang asawa ko. Gusto niya makapagbalikan sa'yo. Sinabi niya ang magkakapera kayong dalawa. Ba yung totoo? Asawa ko si Raquel. Ba't ko naman yung gagawin sa kanya? Mamamatay tao yung asawa mo. Yung pala eh. Alam mo pala yung totoo eh. Ikaw din nadamay. Ha? Desperado ka ba? Oo, desperado ako na makakuha ng mustisya. Akala mo pa, makakasama mo pa si Raquel at ang anak ko paglabas mo dito. Matagal ka nang nilaglag ni Raquel. And I think it's time that you return the favor. Hindi ka na nila kailangan. Sino mo naman yung sarili mo? Maginhawang buhay ang naghihintay sa'yo sa labas. Magagawa mo lahat ang gusto mo. God, sobrang solid nung matchup kagabi. Game 1 pa lang nagbabakbakan na si Curry tsaka si Irving. Alam mo, pareho silang may big moments eh. Pero Curry showed it when he was needed the most. Kaya para sa akin, panalo si Curry. Uy, nakikinig ka ba?
Ano sabi mo? Walang Diyo naman, Joseph, oh! Ang haba-haba nung kinikwento ko, tubahan lang pala sa tema mo. Sorry na, masensya na. Ano ba problema mo? Relax ka lang. Ang intense, eh. Mamaya na lang, kikwento ko sa'yo. Ha? Bakit? Sige na, mamaya na lang. May late na ako, eh. Uy, Joseph! Mamaya na lang. Okay lang yan. Dapat dati ka pala sana kay Enzo, Hazel. Lahat tayo naghihintay ng tamang pagkakataon na magpakilala. Magsabi ng nalaman naman. May iba, sa tagal ng paghihintay, hindi nila namamalayan. May pagkakataon na palang napalagpas. Si Joseph?